Hindi sandiyan. Siyasinta to. Oo. Oh. Nanood po kami ng Fatima. Open to you. Must watch movie. Who are you talking to? Can't we see her? No! Enough with this joke! Shh. I come from heaven. Are you seriously from heaven? Will I go to heaven? Worth it ba panoorin ang Fatima the movie? Hi, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Maraming mga Katoliko ang sobrang na-excite sa paglabas ng movie na to. Actually, sobrang na-delay na nga itong movie na to. Dapat nung April pa, Easter, ipapalabas itong movie na to. Pero dahil nga nangyari itong pandemic, itong COVID-19, hindi siya natuloy ng Holy Week. Finally, lumabas na itong movie na Fatima. I'm sure kaya mo to pinapanood itong vlog na to. Siguro iniisip mo, worth it ba na panoodin itong movie ng Fatima? Marami akong nababasang mga comment and review regarding this movie. May mga negative comment ako nababasa na hindi raw worth it, na hindi raw maganda, etc. etc. And syempre, meron din naman mga magagandang review regarding dito sa movie na to. Pero kasi tayong mga tao, di ba, ang nakakapagtaka sa atin, sa dami-dami ng magandang good review sa movie, eh mas masyado tayong nakafocus dun sa negative. Tama? Di ba? Ngayon, kaya ako to ginagawa tong vlog na to is para bigyan kayo ng insight, okay, ng kumbaga ng review regarding sa movie ng Fatima, kung ano ba yung natutunan ko dito. Pwede kong ma-describe tong movie na to sa anim na acronym. Actually, ginamit ko yung salitang Fatima. Okay, yung F-A-T-I-M-A. F stands for faith. Itong movie ng Fatima na to, pag napanood mo siya, it will increase your faith. Especially if you are a Catholic, kung meron kang marami kang doubt about this apparition, kung totoo nga ba itong apparition na to, ha? Kung ikaw ay isang Katoliko na nananamlay ang pananampalataya mo, ako, I recommend that you must watch this movie. Kasi dito, marami kang matututunan about faith. Kasi ang faith, naniniwala ka sa isang bagay na kahit hindi mo siya nakikita, panghahawakan mo yung isang bagay or beliefs na in spite of opposition, itong tatlong bata na pinakitaan ni Mama Mary, eh grabe, sobra yung naging opposition nila dahil dito sa pagpapakita sa kanila ni Mama Mary. It will increase our faith in spite of their poverty, in spite of their educational attainment, kasi di nga sila nakapag-aral at puro pang judge at panglalait ang na-experience sa mga batang to. Pero in spite of that, ay nanatili yung paniniwala nila kay Mama Mary. Pinahawakan nila yung nakita nila. Okay, so letter A stands for abide. Why abide? Because abide means to accept. Hindi nila ni-reject yung message ni Mama Mary. Nakita nila yung si Blessed Virgin Mary. Tinanggap nila yon at pinanghawakan nila yon. Kung mangyari to sa iyo, 'di ba? Kung magpakita sa iyo si Mama Mary, 'di ba? Ikaw ba maniniwala ka kagad? Kasi baka iniisip mo, naku, baka demon 'yan, baka guni-guni ko lang to, pero hindi. Pero hindi, naniwala sila. Na totoo nga yun. They accept it, they abide it. At dahil doon, talaga na propagate yung message about Fatima. Okay, kasi itong message about Fatima is not just in our Catholic faith, talaga naging malaking impacto sa history, 'di ba, ng mundo. Talaga naging part na 'to ng history kasi nga sa kalagitnaan ng pagpapakita ni Mama Mary sa Fatima, sunod-sunod yung mga calamities noon, 'di ba, yung World War, tapos may mga
mga pandemic na nangyayari noon. And because of Fatima, nagbigay ito ng pag-asa sa maraming tao. Dahil tinanggap ng mga bata yung message ng Fatima, ni Mama Mary. And next na pwede ko siya ma-describe is trust. Yung tatlong bata na yun, nagtiwala sila. Okay, na naniwala sila na si Mama Mary nga talaga yung nagpakita sa kanila. Kasi kung mapapanood nyo tong movie na to, medyo spoiler, no? Hindi kagad nagpakilala sa kanila si Mama Mary. They trust na yung nakita nila is si Blessed Virgin Mary. At ang dami nilang na-experience na rejection, panglalait, pangmamak mula sa ibang tao. Pero they trust. Alam mo, isa sa mga tumatak pa nga sa akin na scene dito is yung merong isang bishop na kumausap sa kanila. Tapos talagang they experience rejection from the bishop, mismo sa bishop. At sinabi pa na, bakit kailangan magpakita sa inyo si Mama Mary? Eh, hindi nga kayong prayerful. Kamusta naman ba yung mga prayer life nyo? Ginanon sila. Imagine niyo kung isang bishop magsasabi nun sa inyo. Ito sobrang nakaka-down yun. Baka ikaw mismo eh, i-reject mo yung nakita mo. Pero sila hindi. They trust the process. Na alam nila na part yon ng mission na pinapagawa sa kanila ni Mama Mary. And next is intercede for others. Isa sa message ng Fatima is to pray for the conversion of sinners and to pray the rosary. And alam naman natin na distinction ng mga apparition na masasabi mo nga na legit ang apparition na to is yung message na paulit-ulit na sinasabi ni Mama Mary about praying the rosary. At sobrang importante yun, guys, ang rosary. Isa yun sa mga sign na alam mo na si Mama Mary yung nagpakita sa'yo. Kasi about rosary, praying the rosary, intercede for others. Si Satan, kaya niya nga talaga mag-transform ng saints, ng angels, or even Mary or Jesus. Pero ang devil, tandaan nyo, hate na hate niya ang praying the rosary. At never niya sasabihin at i-encourage ang mga tao na mag-pray ng rosary. Malalaman mo talaga na legit na si Mama Mary ngayon is about interceding for others by praying the rosary. Letter M is messenger of hope and love. Yung tatlong bata na yun, they become the messenger of hope and love. Na sila yung naging daan ni Mama Mary na ipasabi sa buong mundo kung ano ba yung message ni Jesus. Kasi si Mary, ang role niya is messenger siya ng Diyos. Inihahanda niya tayo sa mga pwedeng mangyari. Okay, especially sa second coming, 'di ba? Inihahanda niya 'tong mundo nito para maging prepared tayo sa mga mangyayari in the near future or even now. Ngayon, 'di ba? Nakikita naman natin ngayon 2020, very timely talaga ang message ng Fatima. Kaya nga sabi ko noon, siguro talagang itong movie na to, sobrang pinipigilan to ng devil. Diba, imagine niyo dapat Easter Sunday papalabas to. Pero dahil nga sa pandemic, hindi yun natuloy. Kailangan pa rin matuloy itong mapalabas tong movie na to. Ngayon, ang daming tao ang very discouraged. Ang daming tao ang depressed at nawawalan ng pag-asa. Napapanghinaan na yung pananampalataya nila. Pero when you watch this movie, itong Fatima, it will give you hope. Na alam mo na nandyan ang Diyos na mahal tayo ni Lord. Na lahat ay gagawin niya para sa humanity. And last is audacious. Okay, so ano ba meaning ng audacious? Being so bold. Alam nyo, dito talaga ako na-believe sa tatlong bata na to. Na in their young age, they are so bold about what they see. They are so bold na nanindigan sila whatever it takes na totoo yung nakita nila at pinaglaban nila yon. Kasi ang daming talagang mga rejection, persecution na na-experience nila na mismong yung pamilya nila, yung mga magulang nila, yung nagsasabi na pwede ba tapusin nyo na yung kalokohan nyo na yan, sabihin nyo ng totoo, aminin nyo na hindi totoo yan. Kasi tuwing nagkakaroon sila ng
appointment kay Mama Mary, talaga ang daming tao yung nakaabang sa kanila. Itong pamilya na to, nung tatlong bata, is simple, normal lang, mahirap na pamilya. Diba? Usually, pag ganyan, ayaw nila ng masyadong magulo. Gusto lang nila yung tahimik na buhay. Pero simula nung nangyari tong pagpapakita ni Mama Mary sa tatlong bata, eh hindi na naging normal yung buhay nila. At sobrang naapektuhan doon, pati yung mga magulang nila. Siyempre, as a parent, siguro talagang nasasaktan din yung mga magulang nila sa mga pinagkikismisan sila, sinasabi ang baliw yung mga anak nila. Kaya sila mismo naapektuhan at nabubuhos yung galit doon sa mga anak nila, doon sa tatlong bata. Pero in spite of that, na kayanan nila yon, they become so bold about proclaiming the message of Blessed Virgin Mary. They become so bold on praying for others. They become so bold. I-obey yung sinasabi sa kanila ni Blessed Virgin Mary. Kasi ang daming mga times dito sa movie na to na pwede nilang piliin ang convenient na hindi na lang nila ma-experience itong mga panglalait, itong mga... May scene din dito sa movie na to na kinulong itong tatlong batang to, kinuha sila ng mga official. Imagine mo, di ba, mga bata kukulong. Pero hindi, naging bold pa rin sila at talaga nanindigan sila sa kung ano yung nakita nila. Talagang they live their life in faith. Diba? Being bold in their Catholic faith. Isa to sa pinaka nakaka-proud bilang isang Katoliko. Itong Fatima. Itong nangyari sa Fatima. Isa to sa nagsasabi sa atin na totoo yung pananampalataya, yung paniniwala na pinaniniwalaan natin. Kasi in spite of persecution, in spite ng mga basher dyan ng simbahang Katoliko, si Mama Mary is patuloy na minamahal ang humanity. Si Mama Mary patuloy na pinagdadasal lahat ng tao. Ang sabi nga dun sa movie, dito sa movie ng Fatima, na every time daw na nire-reject mo si Mama Mary or meron kang nasasabing hindi maganda sa kanya, sobrang naapektuhan yung Immaculate Heart niya. Pinakita dun sa movie na to, spoiler eh, no? Na pag hindi ka naniniwala sa message ni Mama Mary, nagdudugo, may blood na tumutulo sa Immaculate Heart. Alam mo yung scene na yun, sobrang naiiyak ako dun eh. Very touching yung message ni Mama Mary sa movie na to. Sobrang maiiyak ka talaga, so very emotional. At mas lalo mong mamahalin ang devotion mo kay Mama Mary. You are so blessed na Katoliko ka. Mas mapapalapit ka lalo sa Diyos. Mas magiging prayerful ka at magdadasal ka ng rosary araw-araw. Yung magiging mas sacrificial ka sa ibang tao. Through Mama Mary, is nire-remind niya sa atin kung ano talaga ang pagiging isang tunay na Katoliko, isang tunay na Kristiyano. Kasi remember, di ba, si Mama Mary is the first disciple of Jesus. Unang discipler siya. Kaya ang role ni Mary is to disciple us how to love like Jesus. To disciple us to love her son even more. Kaya isang malaking kalokohan na yung accusation na si Mama Mary na inaagaw niya yung role ni Jesus, which is mali. Okay? Isang maling accusation yun. Kasi si Mary, ang role ni Mary is always to make us closer to Jesus. Kung hindi mangyayari yun, is mali yung devotion mo kay Mama Mary. Kasi ang devotion mo kay Mama Mary is pinapalapit ka niya lalo sa anak niya. Kaya nga sabi, when you consecrate yourself to Mary, it's the surest and fastest way to holiness. Okay? Kasi si Mary is the role model of being holy. Siya ang role model how to love like Jesus. Siya ang role model paano tayo maging selfless, maging humble, paano mas magtiwala sa Diyos. Kung i-rate ko tong movie ng Fatima, i-rate ko talaga to ng 10 star. As in, perfect. Grabe yung movie na to. Ako masasabi ko, sobrang na-touch ako, naiyak talaga ako habang pinapanood ko to.
And I'm sure, 'di ba, na ganun din yung may experience mo. Naramdaman mo talaga yung pagmamahal ng Diyos through this movie. Kung hindi mo pa napapanood tong movie na to, I highly, highly recommend that you na panoodin mo tong movie na to. Paano ka nga ba magkakaroon ng access dito? FYI, may bayad po tong movie na to kung gusto mo siya mapanood. Ilalagay ko yung link kung saan mo siya pwedeng mapanood. Okay, kasi di ba wala pang open ang mga sinihan ngayon. Walang access, so pwede mo siya mapanood online. So ilalagay ko yung link sa baba ng video na to. Okay, so I hope na nakatulong itong review ko regarding sa movie ng Fatima. At after mo mapanood tong vlog na to, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog na ginawa dyan sa may video section. At kung gusto mong i-support itong channel ko at maging part ka ng supporters group, you may click the join button below this video. Okay, by being part of this supporters group, sobra mo akong matutulungan to spread God's word, sobra mo akong matutulungan dito sa mission kong to. Thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.